Hi guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, okay, so as you see, mayroon akong bagong journal. No, sorry na, medyo mauga. So ito yung mga materials na kailangan natin. So we have the brush pens from Faber-Castell, Pilot na ball pen, and calligraphy pen galing sa Artline. So gel pen na usually lang, color green, and pencil. Actually, that is automatic pencil. Then, let's proceed to this journal. Okay, so Quest Journal yung pangalan. Pero actually, nabili ko siya sa National Bookstore for 480 pesos only. So, Viviamo Incorporation ang pangalan ng company na nagpo-produce ng journal. So, let's see kung ano ba yung itsura sa loob ng journal na to. Okay, so this is syempre color gray because I want to adopt new life, which is minimalism. So as you see, blanco pa siya, syempre wala pang sulat kasi ngayon lang tayo magsa-start. So meron siya dito na mga pockets na pwede mong paglagyan ng important papers or receipts. Meron din parang insert na pwede kang maglagay ng important na belongings mo, for example pera if you wanted to, para makapagtabi ka for emergency fund. Okay, so now let's proceed. So, tignan na natin kung ano ba yung pwedeng gawin dito sa journal na to. Okay. So, yan. Yung unang page, actually, ito, pwede mo siyang palitan. Meron lang itong parang garter sa loob. So, yan. Nasulatan ko na siya kanina para mabilis tayo. So, first ay yung goals. Okay, number one is to be closer to God. Okay, yes naman. Next, be mindful of my waste. Kasi nga, syempre, ayoko nang makalat. Be free. Okay, may meaning yan, pero later on. Start a new life. And spend less money on makeup. Okay, para makasave tayo ng maraming pera. Be a better person. Of course, and eat healthier this year. Hopefully, practice minimalism in my daily life. Okay, charot lang yan. Pero, talaga pinapractice ko siya. I try my best. Be contented, of course, and continue uploading on YouTube. Although, may napakatagal ko nang hindi nag-upload. Okay, next. So, naglimo na ko lang ang pages para sa kung may gusto mo na ko ilagay. So, first month of the year is January. So, noong time na ginawa ko to ay nasa January 24 na yata. So, sinusulat ko yung highlights ng kada month ko. So, una is New Year, and then I had a great experience in our road trip. So, nilagay ko din dyan yun. Yung highlights ng January ko. Next, gumawa ako dito ng parang calendar kung saan pwede ako mag-plot ng mga kung may events mo na dapat na-attendan or holiday. Syempre, walang pasok, take note of that. Then, yung mga important na events na kailangan mo attendan. Next, I already have the February. Okay, para sa February, gumawa din ako syempre ng highlights. Sulatan ko sa month of February kapag nagawa ko na yung mga gusto kong gawin or mayroong mga importante na nangyari sa akin ng February. And I will update you guys. By this time, baka February na ito ma-upload. Okay, so yan. Next, sa pangalawang set ng notebook, doon ko naman sinulat yung mga income and expenses and then yung savings. So for this, gumawa ko ng rule. So income minus savings equals expenses. Kung ano lang yung natira, yun lang yung gagastusin ko. So yan, kada cut off, sinusulat ko yung income, savings na nalalagay ko, natatabi ko. Tapos, kailangan na monitor yan. This year, yun yung goal ko talaga. Mamonitor ko yung income ko. Then, I list the things that I bought in 2019 para naman aware ako kung ano ba talaga yung napapagastusan ng pera ko. Then this, ang plano ko dyan, ipitan ko ng mga emergency cash kasi para talagang meron akong mahuhugutan. Okay, so as you see, maganda talaga yung quality nitong journal na to kasi parang leather and then meron siyang parang goma para maging sturdy lang siya. Okay, thank you for watching guys and I hope to see you on my next